kaya po sila pumasok. Ibig sabihin po, meron pong nagsumbong sa pulis na naging dahilan kaya pumasok po sila sa Pacific Plaza. At ang reklamo ay meron daw ilang mga residente, ilang mga dayuhan na mayayaman na nagpupumilit at lumalabag sa ECQ. Tumatambay po sa tinatawag na common areas kasama na yung swimming pool ng Pacific Plaza. Ang mensahe po ng presidente, ang ECQ po ipatutupad sa lahat, sa mayaman, sa mahirap, sa Pilipino o sa dayuhan. Kung ayaw nyo pong tumupad dyan, lalong-lalo na yung mga dayuhan, umalis na po kayo ng Pilipinas, you are free to go. Na bilang panghuli, nagpapasalamat po tayo sa mga individual, grupo at korporasyon na tumutulong sa pamahalaan at sa ating mga kababayan sa COVID-19. Hindi po talaga siguro tayo nakatulong sa dami ng Pilipinong natulungan natin kung hindi po sa pagkapit-bisig ng ating mga kaibigan sa pribadong sektor. Ilan po dito na dapat pasalamatan? San Miguel Corporation, Ayala Land, Unilab, Mega World, SM, Meralco, Smart Communications, at Lucio Tan Group. Marami pa po ang nagbigay ng kontribusyon. Unfortunately, baka buong araw po tayo kung babasahin natin ang lahat na kanilang mga pangalan, pero maraming salamat po sa inyong lahat. Panahon na po siguro para tumagap tayo ng mga katanungan sa ating miyembro ng Malacañang Press Corps. Sa Skype po, si Joyce Belancho ng DZMM. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Sir, just to clarify, how many places na po ang natukoy na may high geographical risk when it comes to COVID-19 cases where ECQ should be implemented still? Well, sang-ayon po dun sa UP study no, na pinakita rin natin nung isang araw, Metro Manila, Calabarzon, portions of Bulacan, Cebu City, and Davao City. So as of this time, ito lang po yung may recommendation na dapat meron pa rin ECQ, but the rest of the places in Luzon, hindi na po kailangan. Attorney? I cannot actually specify yung specific recommendation ng IATF. Ang makukonfirm ko lang, yung UP study identified these areas. Pero ang binigay lang po sa akin ng IATF for now is the framework that they suggested the President should use in making the decision on whether to lift, modify, or relax the ECQ. Okay. Secretary, why is it important for the President to make his decision now? April 23 pa lang po and he still has a few more days before the expiration of April 30. Bakit ngayon nagdi-desisyon si Pangulong Duterte? Lilinawin ko lang po, no? Si Senator Bongo po nagsabi na magdi-desisyon siya today. Ang narinig ko pong huli sa bibig mismo ng Presidente, it could have been yesterday, it could be on April 30, depending on his decision, dahil kapag siya yung nagdesisyon na may mga areas na magre-relax ang ECQ, baka maglabasa ng tao. So nasa Presidente po yun talaga kung kailan siya mag-aanunsyo ng kanyang desisyon. However, I am here to confirm that the President will base his decision on science, that he has gotten the best advice, scientific advice, from his own cabinet and from the private sector, including the academe. Okay. Sir, dun sa proposal na limited operations of trains and buses, subject for approval pa rin naman po ito ni Pangulo Duterte, no? Because there are concerns, paano implement yung contact tracing, paano kapag merong nakalusot na COVID positive or asymptomatic, hindi po ba mas mahirap yung implementation natin ng contact tracing if we allow this? Lahat po yan ay rekomendasyon pa lamang, no? For approval of the President. Ang huling narinig ko po sa kalihim ng Department of Transportation ay tinitignan nila yung posibilidad na yung sa areas na posibleng ma-relax ang ECQ, baka up to 30%. Pero ito po yung sa mga areas lamang na kung saan posibleng ma-relax ang ECQ. Kung ikaw po ay nasa ECQ pa rin, baka hindi po yan applicable. Pero lahat po yan ay recommendations to the President. But let's wait for the decision of the President first because all others will have to depend on what decision will be. Okay. Sir, on diplomatic protests that we filed against China, some are saying, tama po ba yung timing because we know all nations are addressing the pandemic crisis. Do you think it's proper time to file these diplomatic protests? Alam niyo po yung filing of diplomatic protests, ginagawa po yan basta kinakailangan gawin. Kaya may COVID, kaya wala, tayo po ay mananatili na poprotektahan at itataguyod ang ating national territory at ang ating sovereign rights. Okay. Last for me na lang, sir. Ano ang government
a clear government policy on milk donations? Kasi po may mga nagsasabing bawal daw po ito, pero sabi ng DLG, it is okay if it's from the private sector. May mga kapamilya po kasi tayo humihingi sa LGUs pero hindi po sila pinagbibigyan. Ay, pinatatanong po sa akin yan ni Congresswoman Roman, yung kongresista ko po dyan sa Bataan, no? At itatanong ko po sa Presidente yan, no? Dahil ang aking pagkakaalam, talaga pong ang rinirecommend natin ay ang gatas ng nanay. Bagamat alam natin na maraming ngayon talagang umiinom na gamot na di umano ay hindi raw po pwedeng ipamigay na libre ngayon. No? So lilinawin ko po yan mamayang hapon po pag nakausap ko ang Presidente. Thank you so much, Secretary Roque. Rocky? Opo, Secretary Roque, galing po kay Francis ng Daily Tribune. As per DOH, umaabot na daw po sa 1,062 ang infected na health workers natin sa COVID-19. Even the World Health Organization was alarmed by the high number of health workers in the Philippines getting infected. Can we get Paula's reaction on this? Na-address na ba daw po ito ng pamahalaan? Siyempre po, talagang nababahala po ang gobyerno, no? Dahil kung magtuloy ang magkakasakit ang mga frontliners natin, eh sino pong mag-aalaga doon sa mga magkakasakit sa atin, no? At dahil dito po, unang-una, no? I-implement na po natin yung tinatawag na infectious operational protocol. Hihigpitan na po natin ang implementation yan. Dadamihan na po natin yung mga PPEs at noong huling briefing nga po, sinabi ko na yung unang pinroduce natin na 10,000 PPEs ay re-release na at yung unang inangkat natin ng mga PPEs na 70,000 plus ay binigay na sa ilang mga hospital gaya po ng ng PGH, no? At saka syempre po meron ding rekomendasyon yung mga Chino mga eksperto na mag-hire po tayo ng mas maraming medical personnel dahil ang rekomendasyon nila ay iklian yung duty ng ating mga frontliners nang sa ganun mabawasan din yung posibilidad na sila po ay mahawa. Yung second question niya, Secretary, can we get Paula's reaction yung daw pong latest NPA attack in Pakibato District, Davao City. Dalawang sundalo po mula sa 16th Infantry Battalion ang sugatan dahil po sa bomb attack happened na nangyari po sa gitna pa rin ng health crisis na COVID-19. Reaction daw po ng Palace. Yung po, ang balita, hindi lang bomblong po yan, no? Yan po ay yung ano pa, no? Yung dinedetonate na labag sa Ottawa Convention, no? Landmine daw po ang ginamit nila. Alam niyo po, ang paggamit ng landmine ay talagang pinagbabawal po sa larangan ng international humanitarian law o yung batas na umiiral kapag meron digmaan. Ito po yung nagpapatunay talaga na bandido po itong NPA. Kung hindi ba naman sila bandido sa panahon na dapat nagkakaisa dahil ang kalaban natin ay sakit na COVID-19, eh bakit sila atake pa sa ating puwersa ng gobyerno? No? At syempre po, habang sila ay gumagawa ng mga terrorist acts gaya nito na paggamit ng pinagbabawal na landmines, eh sila pa ay nagsasabing unilateral ceasefire daw. Naku po, napakahirap po namang paniwalaan ang sinseridad ng CPP-NPA samantalang habang sinasabi nilang gusto nilang magkaroon ng unilateral ceasefire, wala pong tigil ang kanilang pag-atake sa ating mga sundala. Tumulong na lang po kayo at alam nyo po, ang masakit pa dito sa Davao incident na ito, ha? Yung inatake ng mga bandidong yan, eh yung mga tao na namimigay ng SAP. Mantakin ninyo naman yan, kung hindi bandido yung mga yan. Ang pinag-interesan pa, yung nagbibigay ng ayuda doon sa mga magugutom dahil sa ECQ. Mahiya po kayo, CPP-NPA. Si Maricel Halili on Skype. Hi sir, good afternoon. Good afternoon po. Sir, linawin ko lamang po kasi si Representative Salceda is saying na before magpa-implement ng total lifting of the enhanced community quarantine, it's very important na umabot tayo dun sa 0.22% ng testing of the total population. Is this something being studied by the President and how far are we from achieving or reaching that 0.22% of the mass testing? Importante po yan, no? Dahil talaga namang kapag hindi natin nalalaman kung ganong ka lawak na ng ating lipunan ang nagkakasakit, hindi natin malalaman kung handa ba tayo magbigay ng serbisyong medical sa kanila, no? Ang tanong mo, handa na ba tayo? Well, lahat po yung ginagawa natin para ma-increase yung ating testing capacity, no? Gaya ng aking nabanggit, ngayon po ang DOH ay meron ng
kung di po ako nagkakamali, 1,500 hanggang 200 daily na nadagdagan na po yan dahil ang PNRC ay meron na pong hanggang 20,000 test capability per day. At yung nga pong kauna-unahang press briefing ko nung nagbalik ako bilang spokesperson, inanunsyo ng presidente na ino-authorize na niya ang pagbili ng rapid testing kits miski hindi pa tapos ang mga papeles niya, no? Dahil importante po na magkaroon na nga tayo ng mass testing sa pamamagitan din ng rapid testing kits na gagamitin natin in conjunction with the PCR testing. Mm-hmm. Rocky? Yes, meron ka pa pala. Sir, opo, kung 0.22% po yung ating threshold for the total lifting, ano po yung basis natin na number for the modified lifting? And if magawa na po yung directive ni President Duterte to import the 2.2 million rapid test and 900,000 PCR test, can we achieve that certain percentage that we need? Well, siguro yung pinakaunang consideration is the geographical area of where ECQ should be maintained, lifted, or relaxed. Importante tingnan natin yung mga numero on a per geographical area basis, no? At ang tanong nga natin, sapat ba yung kakayahan ng health sector na yon sa lugar na yon na gamutin lahat yung posibleng magkakasakit kung i-relax o i-lift ang ECQ? So, kaya nga po, we will become very conservative siguro ang ating presidente at alam po natin atat na tayo, no? Pero may mga lugar po talaga siguro na dahil no, mataas pa ang kaso at hindi pa handa yung ating mga hospital na magbigay serbisyo, baka hindi pa ma-leaf ang ECQ. Secretary, paglilinaw lang po dun sa naging statement ng Labor Department yesterday, because initially they released a statement saying na they suspended the acceptance of application para po doon sa ACAP o yung ayuda na ibibigay po doon sa ating mga displaced OFWs. And then eventually, sinabi nila na wrong statement po pala yun. So, ano po yung real score doon po sa ayuda na ibibigay doon sa OFW? Tuloy-tuloy pa rin po ba yung pagtanggap ng application or temporarily suspended because of lack of funds? Well, ang utos po ng IATF, maglalabas na ng protocol ang mga relevant agencies kung paano nga po ang magiging protocol sa pagtrato sa mga OFWs na bumalik na, whether be it land-based or sea-based. Magiging kabahagi po yan ng desisyon ng subcluster ng IATF. Okay. Thank you, sir. From Chris Jose, Secretary Roque Remate. Magsisimula na daw po bukas, April 24, ang Holy Month of Ramadan ng mga kapatid natin Muslim. At dahil po may pinatutupad na ECQ sa dahil sa COVID-19, ipinagbabawal po ang mass gathering. Ano po ang mensahe ng Malacanang para po sa mga kapatid natin Muslim? Well, nagpadala po ng mensahe ang ating presidente. At allow me to read the last paragraph of the message. Let this occasion give us peace amidst the adversity and challenges we face each day. As you embody the religious insights and epiphanies you have gleaned from this undertaking, may you be moved to advance our collective resolve to eschew misguided ideologies so that we may achieve a truly progressive and inclusive society. So we have actually released the entirety of the President's message. Sa Skype, si Trish. Hindi nga daw eh. So, misguided ideologies so that we may achieve a truly progressive and inclusive society. Yes, Trish, please, on Skype. We have released the entirety of the President's message. Hello, Secretary. Good morning po. Yes, please. Sir, I'd like to ask about doon sa pagbaril doon sa dating sundalo. Although we don't have the final result of the investigation, meron criticisms na there was an abuse of authority and parang mali po yung discretion. Sir, do we have a reaction from the President about this? And at the same time, meron po bang, kumbaga, kasi nga po sinasabi na posible hindi po kaya mali yung pagkaintindi nila sa direktiba ng Pangulo. Well, una-una po, nakikiramay po kami doon sa retiradong militar na nasawi po dito sa insidente nito, no? Siyempre po, malungkot dahil ang nasawi ay nagsilbi rin sa ating bayan, no?
At nangangako po naman ang gobyerno, ang presidente, na magkakaroon ng patas na investigasyon dito dahil lang iimbestigahan ay isa ring taong gobyerno, isang pulis, at ang biktima ay isa ring sundalo. Makakaasa po kayo sa patas at mabilis na investigasyon. Sir, in a way, hindi po ba nagmumukha na merong kumbaga misinterpretation sa directive ni President about this? Kasi diba sabi niya noon, kapag may lumabag ng batas, kung magpapasaway talaga, pwedeng barilin. Wala po siguro ganun. No? Ang preliminary report po na nabasa ko na at sangayon na rin kay General Eleazar at kay General Gamboa, eh mukhang ito po ay preliminary, no? Kasi ayaw ko sana magkomento beyond na nagkakaroon ng investigasyon. Pero ang pangyayari po ata ay nagkaroon ng sigawan sa panig nung nasawi at nagkaroon ng parang interpretasyon ata itong pulis na nung tumalikod, eh parang akalain niya eh dumudukot daw ng baril. Pero this is all preliminary. So wala pong relasyon to sa kahit anong sinabi ng presidente at hindi po sinabi ng pulis na siya po'y pinatutupad ang isang order ng presidente. So wag po nating bigyan ng interpretasyon ang bagay na ito na wala naman pong basehan at all. If at all, it is speculation, it's conjecture, it is not factual. Mm-hmm. Sir, finally, no, although the government considers China as a BFF po, no, there are reports that they're putting up new structures doon sa ating West Philippine Sea. And although we have a diplomatic protest, does the president have any reaction on this? And hindi po ba mahahati yung forces natin in terms of COVID response and yun nga po pagbabantay yun sa West Philippine? Well, ang insidente pong naging basehan na ating protesta ay yung pag-include ng parte ng KIG Group doon sa isang administrative unit ng China at saka doon sa pagtutok ng radar gun sa isang Philippine Navy ship. No? Wala po akong nakalap na balita na gumagawa po sila ng mga bagong istruktura. Pero ulitin ko po na ang pangako po ng China na tayo naman po umaasa na tutuparin nila, walang bagong reclamation na gagawin dahil hindi po dapat mapalala pa yung problema pagdating ng reclamation. As to whether or not there will be specific structures built on those existing reclaimed property, eh, hindi naman po sakop yan, no? Dun sa sinabi ng China, but ngayon pa man, kung kinakailangan magprotesta, gagawin po natin yan. Ulitin ko po, unfortunately, hindi po pwedeng maging issue for public discussion kung anong ginagawa natin in the diplomatic front. We need to do the correct thing even if it's unpopular. Hindi po popularity contest kung anong dapat gawin ng DFA pagdating po sa usaping national territory. Thank you, Secretary. Si Rocky po, Secretary, Yusef Rocky. Secretary, galing kay Tina Mendez ng Philippine Star. Halos pareho din po ang naging tanong niya with Tricia, pero ang sabi po niya, yung daw pong incident kahapon has caused a chilling effect on the general populace since the man supposedly did not pose clear and present danger to authorities. Ano daw po ang statement ng palace dito at ano daw po ang nangyari dun sa sinasabi nating maximum tolerance? Well, Tina, again, that's a conclusion which still has to be verified. So let's wait for the facts before I can give a reaction. Si Pia po. Hi, sir. Secretary, good afternoon. Good afternoon. Sir, you said that si Senator Bongo lang po ang nag-announce that President Duterte will be making a decision today on the CQ. How President to make a decision today, sir? Hindi ko po alam. I'm no position dahil I suppose, no, we could expect one because Senator Bongo was the last person in contact with the President. My last contact with the President was last Tuesday. Alright, sir. Sir, the IATF will be meeting President Duterte later at 6 p.m. Ano po yung expected doon sa meeting? Are we expecting them to present a recommendation or na-present na nila yung recommendation at pina-fine-tune na lang kung ano po yung gagawin after April 30? They have submitted the recommendation. It has been with the President. And if at all, perhaps in this meeting, baka meron lang clarifications na kinakailangan gawin ang presidente sa mga ilang miyembro ng IATF.
Alright, sir. Sir, sa mga proposals to expand the ECQ or modify the ECQ, may nabanggit po ba yung mga experts on the time period kung kailan po o kung gaano po katagal ito gagawin? Like, are we looking at a month or 2 weeks doon sa extension or modification ng ECQ in some area, sir? Again, it is variable, Pia, no? Depende yan sa kakayahan ng health sector sa area kung saan mataas o mababa ang COVID cases na magbigay ng medical attention. It's variable. Okay, basta umabot po yung capacity between 30 to 70, po pwedeng i-relax. Pero kung ang magiging demands po sa health sector ay 70% and up, hindi pa po pwedeng i-relax. So depende po yan, no? Sa kooperasyon ng taong bayan. Kung patuloy po sila magiging frontliners at patuloy na bumaba ang pagkalat ng sakit, mas mapapabilis po ang pagtanggal ng ECQ dahil ibig sabihin nun, habang bumabagal ang pagkalat, napapalakas naman ang kakayanan ng health sector na magbigay ng serbisyo. So ang sagot po, nasa kamay nating sambayan ng Pilipino, let's be homeliners para naman po hindi masayang yung sakripisyo ng frontliners. Pero sir, as far as the experts are concerned, wala po sila nabanggit na kailangan na time period, sir, to extend yung sa extension ng ECQ. Kaya nga po importante, sir, ang mass testing. Kasi the mass testing will tell us kung meron na bang kakayahan ang health sector natin na magbigay ng medical attention. And that is why we are doing our very best para po mas mapataas yung capacity natin to have mass testing for COVID-19. Right, sir. Sir, dun sa areas like for NCR and other areas na may mataas yung cases, ano po yung nakikita po natin na scenario? You said na the proposals are to modify the ECQ based on geographical location. Pero doon sa mga locations kung saan may mataas na cases ng COVID-19, are we expecting also a kind of modification? Like, for example, nabanggit yung nga po yung mga industries na tinitignan na pwedeng magbukas and also yung mga public modes of transportation. Pwede po ba itong mangyari, sir, na may modification kahit doon sa loob ng mga areas na may mataas na cases ng COVID-19? Sir? Siguro ibabalik ko yung graph, no? Yung merong red, green, and yellow. Kapag wala pa rin kapasidad ang health sector to provide medical assistance, red ka, acceleration, ECQ pa rin. At kapag ECQ ka pa rin, wala pong pinag-uusapan na modification as far as transportation and what have you is concerned. Kasi nga po, wala pang kakayahan na magbigay serbisyo sa posibleng magkasakit. So wala pong modification na inaasahan kapag ikaw ay classified as red. Po, pwede lang po magkaroon ng modification kung ikaw ay classified either as yellow or green. Ibig sabihin, yung meron ng kakayahan 30 to 70% na magbigay ng medical attention o di naman kaya 30% lang yung challenge sa health sector. Sa pag-red po kayo, walang pinag-usapang modification. Okay, sir. So, thank you for that clarification. On another topic, sir, si Senator Risa Hontiveros is calling for China to pay damages for the Chinese government's responsibility daw in spreading the coronavirus to the world. Ano po ang reaction dito ng palasyo, sir? Ulitin ko po, bilang isang professor din ng international law, yung issue po ng state responsibility, depende po yan kung mapapatunayan na merong linabag na obligasyon ng China, either be it treaty-based or customary-based na obligasyon sa international law. At pangalawa, kung ito po ay ma-attribute sa estado ng China. At ang pinaka-importanting katanungan, sinong tribunal ang magdidesisyon ng ganyan? Dahil ang World Court po, ang International Court of Justice, may jurisdiction lang yan sa mga bansa na tumanggap sa jurisdiction ng korteng ito. At hindi po tinatanggap ng China ang jurisdiction ng ICJ. At hindi rin tingin ko papayag ang China sa kahit anong arbitration. Magkakaroon po ba, sir, ng efforts from the Philippine government to seek any kind of accountability from the Chinese government? Sabi ko nga po, depende kung merong napatunayang paglabag sa obligasyon ang China. Sa ngayon po, wala pa ako nalalaman na paglabag na obligasyon ng China.
Alright, sir. So, isa na lang, sir, question po from Doris Bigornia. May isa po nga malaking kumpanya sa BGC, nag-positive daw po yung mga empleyado nila, pero ayaw daw pong i-disclose ng HR nila at pinapapasok pa rin yung mga empleyado. Ano po yung direktiba po natin sa mga ganito? Kinakailangan po yan, dinidisclose sa Department of Health. Ang pag hindi po pag-disclose ay paglabag sa Bayanihan We Heal as Act, as One Act, at paglabag din po yan doon sa mga palantuntunan ng ECQ. Pwede pong magkaroon ng criminal na liability ang kumpanyang yan. At bukod pa ron, naku naman, no, yung ethical issue na dahil sa inyo, baka lalong kumalat yung sakit. Huwag naman po. Paki-report po dahil importante na ang gagawin lang naman natin, locate, isolate, at cure. Maraming salamat po, Secretary. Balik tayo kay Yusek Rocky. From Belia Carriazo of Bandera, may MMDA constable daw po ang namatay sa COVID dahil umano sa kapabayaan. Nag-trending po sinapit ni Christopher Maralit matapos umanong hindi bigyan ng sapat na atensyon ng Jose Reyes. Pati barangay sa Maynila, hindi rin nila alam ang gagawin. Nang humingi daw po ng tulong sa Manila Emergency Hotline, pinayuhan lang daw po sila na bigyan ng first aid. Pati mismo, allegedly, MMDA tinanggihan daw ng ambulansya dahil sa takot na mahawa. Paiimbestigahan po ba daw ito at mismong frontliners ng government biktima po ng diskriminasyon? Maraming salamat, Belia, dahil sa inyong gawain bilang mga mamamahayag, nalalaman natin mga insidenteng ito. Ang pangako ko po, paiimbestigahan po natin ito. Now, meron po akong dalawang bagay na nangako na sinabi kong paiimbestigahan. Yung barilan involving the retired military soldier at saka yung itong kaso po ng MMDA. When I say paiimbestigahan po natin, kukulitin po talaga natin yung mga happy na ahensyang yan hanggang sila po ay magbigay ng resulta. Gaya ng ginawa rin po natin sa Pacific Plaza, sinabi natin paiimbestigahan at naimbestigahan naman po at ngayon lumalabas kung anong katotohanan. Meron po talagang pasaway dyan sa Pacific Plaza. So ganyan din po ang gagawin natin, malalaman natin kung anong tunay nangyari. Paunawa po dahil hanggang din natin nalalaman kung anong facts, wala po tayong opinion na po pwede maibigay. Now si Joseph Morong po. Hi sir, good morning, good afternoon. Good afternoon po. Yes, sir. Just focusing on first two aspects, no? Numbers and health capacities. With regard to NCR, can you say that in terms of the number, ay alam na natin yung spread? NCR. Well, nagkaisa po ang mga dalubhasa. There is an outbreak of COVID-19 in NCR. And therefore? Yun lang po. And we have okay. to check if we have the necessary bed capacity to attend to those who could possibly get sick because of the outbreak. Okay, sir. NCR also, meron po ba siyang enough health capacities to treat future infections? Well, in terms of hospital capacity, yan po ang dapat tignan ng ating mga decision makers, no? That will really depend on the data, on the existing capacity of our hospitals to provide service dun sa mga severe or critical cases at saka yung capacity ng We Heal as One centers for mild or asymptomatic cases. Pero yun nga po yung magiging basihan ng ating presidente. At magtiwala naman tayo, Joseph, na gagawin niya yung tamang desisyon, nakabase sa datos, nakabase sa siyensya. Of course, sir. Sir, we were told na ang nagiging shape is NCR continue ang lockdown and other areas in Luzon where there are low cases of COVID ay i-relax. Would you confirm that this is more or less the shape of the decision of the president? Paumanhin po, hindi ko po pwedeng pangunahan ng ating presidente. Tagapagsalita lang po ako, ang presidente po magdedesisyon. Okay. So you mentioned kanina na the president will be conservative. What do you mean by that, sir? Of course, kahit anong desisyon, bibigyan niya po ng pangunahing atensyon ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Alinsunod na rin po, Joseph, alinsunod na rin po ito dito sa survey nga ng Gallup polls, no, na 88% of our people say na they fear that they will be infected or any of their loved ones will be infected by the disease. Hindi naman po pwede baliwalain din ng presidente yan.
Tama naman, sir. Sir, pero when you say conservative, in the context of extending or lifting or modifying the ECQ, when you say conservative, what do you mean in terms of those parameters? Yeah, siguro po, iko-quote ko na lang si Ramon Ang. No? Yung pera pwedeng kitain, yung buhay, hindi na po pwedeng maibalik pag wala na. So, sir, mas malamang ba na if the president is going to be conservative, he will lean towards, he will err on the side of caution and maybe extend? Well, hindi ko po alam yung decision niya. Ayaw ko pong pangunahan, wala po kong karapatan pangunahan. Pero ito po yung framework na sumiti sa kanya at naniniwala naman po ako na ang decision niya ay magiging base dun sa pinaka-importanting karapatan sa lahat, ang karapatang mabuhay. Sir, kanina po sabi niyo may meeting yung IATF, but we were also told na even the National Task Force is going to meet with the President. Can you confirm? Well, nasa akin po yung invited guest. You can understand na limited lang ang naimbitihan dahil limited lang ang espasyo because we need to observe social distancing. So, hindi ko po memoryado yung mga invited to attend, pero nakita ko po doon, definitely, Secretary Duque, Secretary Anyo, Secretary Galvez, Secretary Lorenzana, Secretary Carl Chua, pero hindi ko po memoryado lahat. Sir, pardon me for belaboring the point, no? Kasi kahit yung ating mga taong bayan ay nag-aabang na, si Senator Bongo said na today is the decision day, today is the D-Day. Do we have a late night press briefing with the President or public address? Hindi ko po alam. I've not seen the President since last Tuesday, but I also have no reason to doubt the statement of Senator Bongo. All right, sir. Sir, that's it. And thank you for your time. Thank you po. And back to you, Sec. Rocky. Galing po kay Eileen Taliping ng Abante Tonight. Ano daw po ang parusa sa mga nagpapanggap na miyembro ng media para makakuha ng IATF ID? Gaya po ng isang bilyonaryong construction magnate na nakakuha nito kasama ang anak at ilang staff. Kasama po ba yan sa mga inisyuhan ang block timers o dapat working media lamang? Naku po, napakahirap naman sagutin yan dahil pati po sa larangan talaga ng UNESCO, iba't ibang definisyon ng periodista. Meron pong sariling definisyon ng UN Human Rights Committee, merong sariling definisyon ang UNESCO. Ang pagkakaiba po ay kung kumikita o hindi dun sa pag-i-impart ng impormasyon sa publiko. No? Pero sa akin po, I think common meaning naman po ang gamitin natin. Basta sila po ay they impart information regularly to the public, whether or not they are paid, then they should be considered journalists. Ang parusa po, well, pwede pong falsification yan. Opo, tanong naman dun sa nangyari pong pagkamatay ng sundalo, sabi daw po ayon sa kritiko, ang aksyon na nakabaril na pulis ay resultaan niya ng shoot them dead na order ng Pangulo. Reaction po dito. Naku, nasagot ko na po yan. That is speculation, conjecture with no basis. Ginagamit lang po yan ng kalaban ni Presidente. Opo. Mula kay Vance Fernandez ng Police Files, kung magkakaroon daw po ng modified ECQ, ano daw po ang mangyayari dun sa mga below poverty line? Nahihirapan mamuhay even before COVID-19 and we don't have enough funds to support them. Ano daw po ang dapat o magagawa dito ng pamahalaan? Ang masasabi ko lang po, ang pangako ng Presidente, hindi niya hahayaang magutom ang sambayan ng Pilipino. Kung kinakailangan niyang ibenta ang ari-ari ng gobyerno para mapakain ang sambayanan dahil po sa ECQ, gagawin po niya yan. Kung aaprubahan daw po ng Pangulo ang 30% na public transportation, hindi po ba daw mas lalala ang COVID-19 kasi hindi masusunod ang social distancing and we need contact tracing? Paano daw po ito gagawin ng gobyerno? Well, kaya nga po 30% ang inaasahan nila ay hindi po mapupuno ang mga public transportation. Kinakailangan every other seat kung ipatutupad ng Presidente itong rekomendasyon nito. So it will be a new norm na po. Wala na po kayong katabi sa bus, wala nang tayuan, at pati sa pilahan, kinakailangan meron ng social distancing. Pero yan po ay pagdedesisyonan pa ng ating Presidente.
Mula naman po kay Henry Uri ng DCRH, ano po ang nais iparating ng Pangulo sa mga hindi nakasama sa pamigay ng social amelioration pero kinakapos na rin ng budget dahil hindi na rin sila nakakapagtrabaho? May assurance po ba ang Pangulo na sila ay mabibigyan din ng cash assistance? Well, paumanhin po dun sa mga nahihirapan po talaga na hindi nakakuha ng kaunting ayuda sa ating gobyerno. Naiintindihan po kayo ng Presidente, nararamdaman po niya yung hirap at nangangako po siya na gagawin niya ang lahat ng kaya niya magawa para magkaroon man lang ng kakainin ng lahat ng nangangailangan sa panahon ng ECQ. Pangako po yan ng Presidente.